Isang magandang gabi po sa ating lahat. Muli na naman po tayo na mag-aaral ng kanyang salita na ang salita ng ating Panginoon. Welcome po ang lahat sa JBCIM online Bible study. At ang ating pong tatalakayin sa gabi pong ito ay hahanguin mo natin sa aklat ng Psalms chapter 111 verse 1 to 10. Napakaganda po ng sinabi dito. Ang sabi po dito, I will thank the Lord with all my heart, and as I meet with His godly people, how amazing are the deeds of the Lord. All who delight in Him should ponder them. Verse 3, everything He does reveals His glory and majesty. His righteousness never fails. He causes us to remember His wonderful works. How gracious and merciful is our Lord. He gives food to those who fear Him. He always remembers His covenant. He has shown His great power to His people by giving them the lands of other nations. All He does is just and good, and all His commandments are trustworthy. They are forever true, to obey faithfully and with integrity. Verse 9, He has paid a full ransom for His people. He has guaranteed His covenant with them forever. What a holy, awe-inspiring name He has. Verse 10, Fear the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey His commandments will grow in wisdom. Praise Him forever. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataong ito na muli na naman po namin pag-aaralan ang iyong salita. Ama, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. As we study your word, O Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy mong i-open yung aming mga spiritual senses na aming pong maunawaan for how great are you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God, to you alone all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Praise God. Sa gabi pong itong pag-aaralan natin, how good is our God. Lagi nating naririnig, no? That God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Ang ating pong pamamagatan po yung ating pong pag-aaralan, sabi na po, trusting in the goodness of God. Ang mensahe pong ito ay talaga pong habang binabasa ko itong mga talatang ito, talaga pong na-amaze po ako talaga sa goodness ng ating Diyos. Amen? Dito po mababasa po natin, no? In this psalm, dito po yung example ng isang tao na nagtitiwala sa Diyos, not because he fears God and His judgment, instead, he trusts God because he has come to the point of knowing God, of knowing that God is good. Amen. Dito po na yung natutong magtiwala dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Alam nyo, marami namang tao talaga na even though na hindi nila masyadong kilala ang Panginoon, pero dahil, no? Pero dahil na nakikita nila yung mga ginagawa ng Diyos sa ibang tao, kung paano nagiging mabuti ang Panginoon, natututo na rin silang lumapit, no? Na nagde-decide din sila na matakot sa Panginoon. Itong mga salmo pong ito nagtuturo sa akin na kailangan daw po tayong tumingin sa ating Diyos at magtiwala because He is good. He is really good. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa kabila po ng mga pangyayaring ito. Napakalaki po ng advantage po sa atin ng pagtitiwala sa goodness of God. Di po ba? Dito nga po sa ating binasa sa verse 2, no? Sabi nga po, the Lord's work are great. Amen? Sabi dito, how amazing are the deeds of the Lord. All who delight in Him should ponder them. Amen? Sabi nga po, number one po, God displays His work, so we trust Him by remembering His works. Dinidisplay ng Lord yung kanyang mga gawa. Di po ba?
habang nakikita po natin yung gawa ng ating Panginoon, ito po ay para daw po itong photo of God, no? What it nang kung ano po yung kabutihan ginagawa sa atin ng Diyos. Opo, personally, napakarami pong kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko na po mabilang yung kabutihan ng ating Panginoon. At napakapalad po natin na hindi tayo mga atheist. Alam po yung mga atheist, no? Nakikita nila na yung araw sumisikat. Nakikita nila masarap yung kanilang makakain, kinakain. Pero dahil hindi sila naniniwalang may Diyos, sino po yung kanilang pinapasalamatan? Wala po, no? Pero tayong mga naniniwala sa ating Panginoon, na tayo ay nagpupuri sa mga kadakilaan na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Maging yung mga nalhangin na nanalalanghap na po natin, pinapasalamatan po natin yan. Yung ating po mga nakikita. Amen? Maging yung mga bagay na dumarating sa ating buhay. Napakarami pong reason to praise God. Kumbaga po, wala pong maihahambing at hindi po tayo, wala po tayong excuse para po hindi mag-worship sa ating Diyos. Amen? Kung gusto mong mag-worship sa ating Diyos, alalahanin mo lang yung mga ginawa, yung mga rason kung bakit natin siya pupurihin. Amen? Number one po, dinidisplay ng Diyos. Sabi po dito, how amazing are the deeds of the Lord. Praise God. Napaka-amazing po ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Yun lang pag-gising po natin sa umaga, buhay po tayo. Amen? God displays His works, so we trust Him by remembering His works. Lagi lang daw po nating alalahanin yung mga ginagawa ng Diyos at ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Di po ba napakarami po nating patotoo kung paano po tayo pinapakain ng Lord, kung paano tayo binubuhay ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay po natin ngayon, amen, napakarami na po mga takot ang ini-inject ng kaaway sa puso ng bawat isa. Pero sabi nga po, marami ring paraan o marami pong way para pasalamatan ng Panginoon. Second po, God gives to us so we can trust Him to provide for our need. Mga kapatid, mapagkakatiwalaan po natin ang Diyos to provide all our needs and more. Amen? Ang sabi po niya dito no, sa verse po, He causes us to remember His wonderful works, how gracious and merciful is our Lord. Mga kapatid, ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon, how merciful is our Lord. He has caused His wonderful work to be remembered. Mga kapatid, sabi nga po, hindi nga natin ito deserve eh, pero ito ay grace ng Panginoon. At ito ay kailangan po natin. Kumbaga po, tayo po ay nandun po sa compassion ng ating Diyos. Amen? Ang sabi nga po, this promise to provide for our needs and more are for Christians. Para po sa ating mga Kristiyano. Na ang sabi na, tayo daw po, ang lahat ng ating pangangailangan ipoprovide. Sabi nga po, sabi po ng verse 4, diba, He causes us to remember how great, amen? How gracious and merciful is our Lord. Dito po sa ating binasa kanina sa verse 5, He gives food to those who fear Him. He always remember His covenant, mga kapatid. Sabi nga po, God remembers the covenant that He made with His people. Huwag kang mag-alala kung ano yung covenant ng Diyos, ang Diyos natin na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. At ito po ay pinapatunayan po niya. He proves that He remembers the covenant in giving us a history with Him. Diba? That means that He saves you and He bought us with goodness. Mga kapatid, God remembers His covenant. Hindi po niya lilimutin yung mga covenant po niya sa kanyang mga anak.
Sabi nga po, we know that He remembers His covenant to us by watching His power in our lives. Nakikita ng Diyos yung power niya na binibigay niya po sa atin. Na kahit na tayo po may mga nararanasan, mga pagsubok dito sa mundo, always remember the goodness of God. Because sabi nga po, He gives food to those who fear Him. Verse 6, He has shown His great power to His people by giving them the land of other nations. Amen. Pangatlo po, God inspires reverence so we can trust Him to make good on His promises. Wow. God inspires respect, admiration, and worship from His people. Sabi nga po, ito po yung isang magandang bagay na dapat natin ginagawa sa ating Panginoon. Kung paano po tayo po ay sumasamba. Our God is an awesome God. Amen. Ang Diyos po natin is an awesome God. Sabi nga po, di ba? All He does is just and good. Praise God. Sabi nga po, meron po tayong limang inspiring reason para magtiwala sa Diyos. Number one po, His words contain truth and justice. Amen? Kung paano yung sinabi sa verse 7? All He does is just and good. And all His commandments are trustworthy. Mga kapatid, ang gawa ng Panginoon is stable. Kung ang ating economy ngayon ay hindi stable, pero sabi nga, God's works are stable, mga kapatid. The acts of God are certain. Di po ba? Sabi nga po, kung paano niya tayo iniingatan, His work contains truth and justice. Mga kapatid, napakalinaw po ng ginagawa ng Diyos. Sabi nga po, kapag siya po ay isang Diyos na awesome God, He is also a judge. Amen? Sabi nga po, He is our eternal judge. No one can contradict or object or go against for what He says. Sabi nga po, all He does is just and all His commandments are trustworthy. Amen? Kaya nga po, napakagandang bagay na alam natin that may mga bagay o kahit ang mga religion hindi po nasasagot yung ating mga katanungan. Pero sabi nga po, God has illustrated through all His work that He can be trusted. Mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan natin lahat. Walang kasiguradahan ang buhay dito sa mundo, pero kay Lord meron. We are certain, amen, that our God is a great God. Yun po yung una, no? Sabi nga po, His work contains truth and justice. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung dito sa mundo, minsan nagkakaroon tayo ng unfair feeling, pero kay Lord, darating ang araw, yung judgment ng Panginoon ay fair sa lahat. Second, His laws and commands are sure. Sabi rin po number 7, all He does is just and good, and all His commandments are trustworthy. Trustworthy, mapagkakatiwalaan ang salita ng Panginoon. Hindi po ito nagsisinungaling. They can be trusted to work. Sabi nga po ng verse 8, they are forever true, to be obeyed faithfully and with integrity. Ano po yung sinasabi dito? Yung salita ng ating Panginoon. They are forever true. Sabi nga po, what God has said in His word is true and more important. It can be tested. Tayo po, napatutuhanan na po natin kung gaano katotoo yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po, if you want to do the thing that the right way, then trust the Word of God. Huwag po tayo maniniwala na huwag natin paniwalaan ng Biblia. Sabi nga po,
Start reading His Word in the Bible. It will surprise you. Napakarami pa po tayong malalaman sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi nga po, what God has said in His Word is true. Sabi nga po, di ba? It can be tested, mga kapatid. Marami nang pangyayari sa buhay po natin na napatunayan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kung paano niya tayo iniingatan, kung paano niya tayo binibigyan ng kalakasan sa tuwing tayo'y nanghihina, sa tuwing tayo'y nakakarana sa mga difficulties, sa mga trials. Sabi nga po, mapapanindigan po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Dito makikita po natin sa salita ng Diyos, if you want to have a better marriage, then read the Proverbs. At marami po dito sa New Testament na nagpapatunay kung paano po mapanatili yung magandang relasyon. Sabi nga po, if you want to worship God, babasahin po natin yung mga Psalms, then read Psalms. Sabi nga po, kung gusto po natin matulungan tayo kung paano umaksyon ng tama with other people, basahin po natin yung mga example dito, good or bad, narito sa Bible. Yung mga examples. Sabi nga po, if you want to know how to treat others and be treated, then read the Sermon on the Mount. Tinuro ng ating Panginoon yan lahat. Kaya nga, di ba? His words ay mapaninindigan po natin. His laws and commands are sure. Kaya huwag tayong magduda sa salita ng Panginoon. The Word of God ay mabisa. Amen? Kaya nga po sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ang ating pong pamantayan ay ang salita ng ating Panginoon. Amen? Di po ba? Sabi nga po, anyone who listen to my teaching and follow it is like a wise, like a person who builds a house on a solid rock. Diba mababasa po natin niya sa Matthew? Kung gusto po natin tayo po ay maging matayo yung ating pong pagiging matatag, sandig po natin sa salita ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, filling our minds with God's instruction will help us to lead us to follow our God. Amen? Sabi nga po, this also will help us turn away from the things forbidden by God. Dito, sa salita ng ating Panginoon, amen, malalaman po natin kung paano po tayo mamumuhay ng ganap, mamumuhay ng tama sa mundong ito. Amen. Pangatlo po, He has sent redemption. His Son, Jesus Christ, to His people. Ang sabi ng verse 9, no? May His children, sabi nga po, sabi ng verse 9, ang sabi po dito, He has paid a full ransom for His people. He has guaranteed His covenant with them forever. What a holy, awe-inspiring name He has. Praise God. Mga kapatid, sabi nga po, the fact that God provided a way for us to have a fellowship with Him forever through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. Dito pa lang nakita po natin, no? Sinabi niya, di ba? He has paid a full ransom by the blood of Christ. At ito po yung pinaka-greatest act of love and compassion na dapat po natin iniisip. Sabi nga po, kapag iniisip natin yung pag-ibig ng Diyos, kung ano yung kaya niyang ibigay at kung ano ang kaya niyang ibinigay sa atin, doon pa lang may inspire na tayo kung paano tayo dapat nagre-respeto sa ating Diyos. Dahil kung wala ang dugo ni Jesus, wala po tayong kaligtasan. He has paid a full ransom. Amen. Sabi nga po, He has made a covenant, a promise
and He said that it works forever. Sabi po dito sa verse 9, He has paid a full ransom for His people. At He has guaranteed His covenant with them forever. May garantiya ang covenant ng Panginoon. Amen? Maaari, maraming tayo narinig na nangangako, pero hindi po pang forever. Wala pong forever dito sa mundo. Ang may forever lang kay Jesus. Ang may forever lang sa ating Panginoon. Sabi nga po, kapag merong nangangako na ibang tao sa atin na, mamahalin kita forever, huwag po tayong maniwala. Dahil lahat tayo may kamatayan. Pero sabi nga po, huwag nating kalilimutan, God alone can make promises that last forever. God alone, ang ating forever ay si Jesus. Ang ating forever ay ang ating Panginoon. Letter E, His name is holy and awesome. Praise God. Ang ating pong pinag-aaral kung gaano po ka-awesome ang ating Diyos. Sabi nga, God's name is awesome. Is tremendous. Amen? Kung paano nga sinabi, kung sinabi nga po kay Moises, no, na take off your shoes because he was on the holy ground. Sabi nga po dito, pinapakita ng Lord na kailangan alisin natin yung ating mga pride, all of our posturing, all our arrogance before God. Because sabi nga po, tayo ay tao lang, pero ang Diyos ay Diyos. He is awesome God. He deserves all aspiration. He deserves all respect. He deserves all honor. Amen? All of these awe-inspiring characteristics of God means one simple thing for every Christian. Believe God when He makes promises to you. Maniwala ka kapag sinabi ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nangako, dapat po nating paniwalaan through His Word. Amen? Kaya nga, napakara thousand promises nandito sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya napakahalaga na nagbabasa, nag-memorize po tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, God shares with us so we can trust Him. Nagbigay ang ating Panginoon, nag-share ng kanyang buhay to help us overcome all our problems. Mga kapatid, sabi po ng verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And all who follow His instruction have good insight. Praise God. Sabi nga, praise Him forever. Mga kapatid, ano po yung ibig sabihin? Respect and obey the Lord. This is the first step to wisdom and good sense. Sabi nga po, God will always be respected. Kailangan po nandun po yung ating pong pagrespeto sa ating Diyos. Amen. Kapag sinabi mong nire-respeto mong Diyos, hindi ka nag-o-object sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, God gives answers to His servant. And God give answer to His children by His word. Sabi nga po, kapag may gagawin ang Diyos sa iyo, sinasabi po niya yan. Therefore, you have to trust Him. Trust the process. Sabi nga po, He is not asking for blind trust. He is looking for active trust. Yung pagtitiwala na may gawa. Hindi sabihin na, ay, nagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Pero mamaya, makalimutan mo na, nandiyan na naman po yung pag-aalala, nandiyan na naman po yung mga bagay. Gumagawa na naman tayo ng mga bagay na hindi po natin sinasangguni sa Panginoon. Sabi nga po, kapag tayo ay may problema, ask God. He gives answers. And He gives answer sa lahat ng ating pong kailangan. Sabi nga, di ba?
Mga kapatid, if you need wisdom, if you want to know what God wants you to do, ask Him. And He will gladly tell you, sabi ng James 1:5. What answer can God give to help? Mga kapatid, itong tanong. Ano ba yung inaasahan mo tugon sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang iyong problema sa kasalukuyan? Ngayon po, ang daming tao, marami nagtatanong, nasaan ang Diyos ngayon? Ang daming mga kabi-kabila pong problema ng mundo. Sabi nga, di ba, katatalagay lang ni Pastor Perry, He is a God. Ano man yung nangyayari dito sa mundo, He is still God. He is the goodness of God ay hindi po natin matatawaran. He is an awesome God. Kami po sa buhay po ng aming pamilya, maraming beses na ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, wala po tayong ibang aasahan ngayon, kundi ang ating Panginoon. Maraming buhay, talagang hinahabol ang kanilang mga buhay. Pero mga kapatid, isa lang sabi nga po, our God is gracious and merciful. Na sumandali tayo po ay lumapit sa Kanya, hindi tayo bibiguin sapagkat tayo ay Kanyang mga anak. Mga kapatid, ano ang susi? Fear the Lord. Ito daw po yung totoong foundation ng true wisdom. Sabi nga po, all who obey His command will grow in wisdom. At kapag yung wisdom na yan, nag-grow yan, the more we got to know our God. Kung paano po natin kinikilala ang Diyos, ganun po kabuti ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga po, turning our will over to God, ay na ito po yung pinaka-wise move na ating pong ginagawa. Kung paano po tayo nagsasaliksik para makilala ang ating Diyos. Amen. Sabi nga po, these three elements are the groundwork. Number one, reverence for God. Number two, listening to His instruction and following them. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Amen. Kapag siya ay nangako, mga kapatid, tinutupad niya. Amen. Napakaganda nung sinabi sa verse 7, all He does is just and good, and all His commandments are trustworthy. Huwag tayong magduda sa salita ng ating Panginoon. Huwag tayong magduda sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Sabi nga po, they are forever true to obey faithfully and with integrity. Kung sino man yung pinaka, ano ang integridad, ito po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa pagkakataong ito, marami pong naguguluhan, maraming mga tao ang sumisigaw, umiiyak. Pero ito lamang po ang masasabi po natin. Magtiwala tayo because our God is a faithful God. He is an amazing God. All His works are amazing. Praise God. Kaya nga mga kapatid, pamuhay po tayo na may pagkatakot sa Diyos. Alamin po natin ang Kanyang commandments para po tayo mag-grow in wisdom. Praise be to God. Maraming salamat po. Nawa po tayo po ay may natutunan sa gabi po ito. At hayaan po natin ang Diyos ang patuloy na mag-guide sa atin sa ating mga lalakaran sa pang-araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming napakinda. Na kami po ay magtiwala sa iyo. Magtiwala po kami sa kadakilaan mo. Magtiwala kami sa kagandahan ng iyong kalooban. Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo aming mga sarili.
Patuloy niyo po kaming hawakan, Panginoon. Ang aming po mga puso, ang aming mga isipan. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang kumilo sa buhay ng bawat isa sa aming lahat. Thank you, Father God. To you alone, all the glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Maraming salamat po sa ating lahat. Muli po tayo po ay makinig ating alas 8 ng gabi sa ating pong online Bible study. At ito po si Pastora Remy Payas na nagsasabing, mahalin natin ang Diyos, buong puso at kaluluwa.